Tumataas ngayon ang tensyon sa South China Sea at mukhang nagpapalakas ang Pilipinas ng ating depensa. Ngunit kaya bang hamunin ang militar ng China? Sa videong ito ay tatalakayin natin ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ihanda ang ating sarili para sa masusing pagsusuri sa potensyal na giyera sa Indo-Pacific. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ayon kay Wu Shikon ng Huayang Center for Maritime Cooperation ng China, pinapakita niya na dapat handa ang China na ipagtanggol ang sarili sa South China Sea kapag kinakailangan. Sinasabi niya na ang pasensya at pagkontrol sa isyu ay maaaring hindi sapat para sa mga alitang ito. Ayon kay Wu, malaki ang panganib na kinakaharap ng Pilipinas. May mga ulat din na nagpapakita na lumalakas ang militar ng Pilipinas sa mga islang may estratehikong kahalagahan malapit sa Taiwan. May pangambang nadarama ang China dahil sa posibleng pahintulot ng Pilipinas sa Estados Unidos at Japan na magkaroon ng akses sa militar na pasilidad sa ating northernmost province, Batanes, malapit sa Taiwan. Iniisip din ng Pilipinas ang posibilidad ng joint military exercises kasama ang US at iba pang kaalyado sa ating northern provinces na nagdudulot ng pangamba sa China dahil sa posibleng pagiging base ito para sa mas mataas na presensya ng militar ng kanluranin malapit sa Taiwan. Maaring magpadala ang United States ng tropa at kagamitan sa Batanes sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang kasunduang ito na pumayag ang Manila na palawigin ang nagbibigay daan sa US na magkaroon ng akses sa mas maraming pasilidad sa bansa. May mga usapan rin tungkol sa isang katulad na kasunduan sa Japan, ngunit waring hindi pa ito kumpirmado. Dahil dito ay nababahala ngayon ng Beijing magmula noong nakarang Linggo, nang Taiwan ay mahalaga sa core interest ng China at isang red line na hindi dapat lalampasan. Sa kabila ng mga banta at babala, mas pinaigting ng Pilipinas ang ating pagsusumikap na protektahan ng ating teritoryo sa karagatan. Dagdag pa, ang paghahanda para sa posibleng malalang sigalot malapit sa Taiwan na naghihiwalay lamang sa makipot na Bashi Channel mula sa pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas. Kaya naman, mas pinaigting ng Manila ang ating pagsusumikap na makakuha ng mas maasahang kagamitan sa militar. At nagsasagawa ng mga komplikadong ehersisyo sa militar kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng US, Japan at Australia. Bukod sa umaasa sa military aid mula sa US, kabilang na ang kamakailan lamang na natanggap na C-130 transport plane, ay plano din ng Pilipinas na bumili ng modernong fighter jets at strategic missile systems bilang bahagi ng 2 trilyong piso, $36 billion na military modernization program. Ang Pilipinas ay pansin ng mga nagbebenta ng armas sa rehiyon dahil sa ating malaking budget sa militar. Kamakailan lang, higit sa 20 kumpanyang pangangalakal ng depensa mula sa India ang bumisita sa bansa upang talakayin ang pinakamalakas na kolaborasyon sa militar, lalo ng BrahMo supersonic missiles. Bukod dito ay may mga usapang nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at Sweden para sa malaking deal sa fighter jets upang mapabuti ang ating maliit at matatandang mga jets. Maalaala na ang France ay nag-alok din ng multi-bilyong dolyar na deal para sa mga submarines ng Pilipinas sa gitna ng mga usapang may kaugnayan sa Reciprocal Access Agreement. Inaasahan na ngayong taon, ang France ay makikisa sa Philippine-US Balikatan Exercises. May iba't ibang bansa tulad ng South Korea at Spain na nag-aalok din ng mga modernong armas sa Pilipinas. Sa kabila ng maraming territorial at maritime na hindi pagkakasundo ang China sa maraming bansa sa paligid nito, umabot sa mas matindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa mga nagdaang buwan. Ang bansa na dating itinuturing na special na kaibigan ng China noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2022 ay bumaling sa impluwensyang kanluranin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit na ipinahayag ang isang bagong bilateral na relasyon, nagtakda si Marcos Jr. ng matibay na posisyon sa mga alitan sa South China Sea. Ang pagbabagong ito ay kasunod ng isang hindi productive na pagbisita sa Beijing noong nakaraang taon, kung saan walang makabuluhang kasunduan ang nangyari kasama ng mga di natatanggap na pangakong infrastruktura ng China. Bilang tugon dito ay nagpasya si Marcos Jr. na itatag ang matibay na posisyon at baguhin ang relasyon. Kasama sa hakbang na ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa kasama ang mga tradisyonal na kaalyado at pagsasayos ng patrol ng mga persa sa karagatan ng Pilipinas.
Ang Pangulo ay naniniwala ng mga hakbang na ito ay nagbibigay ng diplomasyang pwersa laban sa China. Sa tingin ng China, itinuturing nito ang Pilipinas na nagpamulat ng armadong tunggalian sa pamamagitan ng may tinuturing nitong labis na nakakapukaw ng galit na hakbang. Kasama dito ang plano ng Manila na palakasin ang mga base militar sa karagatan mula sa Ayong Inshol patungo sa Pag-asa Island at ang mas masiglang pagganap at saklaw ng mga pagsasanay sa pandagat kasama ang mga kanluraning pwersa sa South China Sea. Sa kasalukuyan ay masusi ang pagmamasid ng Beijing sa bumabagong pang-estratehikong posisyon ng US kaugnay sa Taiwan, isang bagay na may particular na kahalagahan. Ang administrasyon ni Marcos Jr. ay nagbibigay ng magkaibang senyales hinggil sa pagbibigay ng akses sa US sa mahalagang base ng Pilipinas malapit sa timog baybayin ng Taiwan. Sa pagtingin sa mas mataas na pagpapahalaga ng China para sa posibleng aksyon laban sa self-ruling na isla, maliwanag na hindi tinatanggap ng China ang paglipat ng Manila patungo sa kanluraning at ang mga kalyado nito sa rehiyon. Mayroong malinaw na mapalatandaan ng mga kasalukuyang diskusyon sa loob ng China hinggil sa kung paano pipigilan ng Pilipinas na sundan ang kasalukuyang direksyon nito. Dahil sa pangamba sa kakayahang militar ng China, pinapalakas ngayon ng Pilipinas ang ugnayan sa kalyadong mga bansa na may parehong mga alalahanin hinggil sa makapangyarihang bansang China. Sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ito ay nagiging isang mahalagang merkado sa larangan ng depensa sa rehiyon. Naka-schedule ang paghahatid ng Estados Unidos ng tatlong bagong C-130 J-30 Super Hercules Airlifters na nagkakahalaga ng $400 million na nakatakdang dumating mula Hulyo 2026 hanggang Enero 2027. Sa parehong panahon, plano rin ang posibleng pagbili ng mga Amerikanong F-16 fighter jets sa Philippine Air Force, bagaman inuulat na may mga pag-aalinlangan hinggil sa presyo. Kaya't naghahanap ngayon ang Pilipinas ng alternatibong mga opsyon at ang Sweden ay isa sa mga pangunahing kandidato na nag-aalok ng mas mura at epektibong Saab Jazz 39 Gripen multi-role fighter. Bukod dito, ang Spain at South Korea ay nag-aalok din ng mga submarines deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang Philippine Navy ay nagpahayag ng interes na makakuha ng hanggang 3 submarines, isang hakbang na pinaniniwala ang maaring malaki ang epekto sa labis na unbalance na pwersa sa regional na karagatan. Ang 3 numero ay mahalaga, isa para sa operasyon, isa para sa pagsasanay, at isa para sa maintenance, ayon kay Ayan Story, isang eksperto sa seguridad sa karagatan. Ang ilang Indian defense companies ay kamakailang bumisita sa Manila para sa inaugural na India-Philippines Defense Industry Seminar. Binigyang din ni Ambassador Shambhu Kumaran ang intensyon ng India na magbigay ng soft loan para sa mga depensa na maaaring mag-facilitate ng joint industrial activities. Binigyang din niya na ang natatanging selling proposition ng India ay ang pagbibigay ng cutting-edge na teknolohiya sa competitive price.